Bongbong Marcos naman eh, takot sa asawa at takot sa USA. Tinapakan sila ng Amerika, my goodness, tinanggal ang tatay nila sa Malacanang, in-exile sila, binaboy si First Lady. About this Araneta, yung control niya sa House Speaker, yan, nasa screen po ninyo, yung tawag ko nga, the Octopus of Lisa. Ano? And of course, I have personal experience, yung kay Mel Robles, no, na nagpupusturang matulungin, pero actually, isa lang po ang ano niyan, pera-pera lang, tulad ng kanyang mga amo. Ano? Sinubukan ko po na makita ang talagang attitude nitong si Mel Robles dahil nung ako'y nagkakaroon ng operasyon sa mata, sabi ko makakatulong bang PCSO sa atin? Maraming mga sinabi, pinasa ako sa isang tao, wala, pinaikutan lang pinaikutan. Ano? So, ganyan po itong mga to. But narinig ko nga magreklamo yung si Mel Robles who is on top of the PCSO now na eh, kikritisya sila kay BBM, eh, et cetera, et cetera. Tapos, well, yung pera ng PCSO, hindi kay BBM, para sa publiko yan. So you can see the wrong attitude of these people. Of course, Jerry Acusar is a huge swindler, no, ng public lands ng Pilipino. Ano, yung developer ng mga condominiums and so on, I've known him for a long time. Ano. But anyway, yan ay padala sa atin. I don't know if Kaado has any comment here, but we can move on. No? Anything to add, Kaado? Well, wala naman tayong tinatago na dyan eh. Si Bongbong Marcos naman eh, takusa. Takot sa asawa at takot sa USA. Mm-hmm. So, matagal ng result na. At saka, ano, commentong, nakasakay sila ngayong mag-asawa sa Tsubibo eh. Dahil sila ngayon ang darling ng Western, ng West, no? Sampu ng Amerika, Britanya at ang mga kakuntsaba dyan ng mga kolonyalismo at imperialista. Usually, hindi ko ginagamit ang word na imperialista. Pero talagang gano'n naman sila. Eh, ikaw na ang pumwesto, Kamentong, sa kanilang katayuan. More than 30 years ago, tinapakan ang mga mukha nila ng Amerikano. Itong mga taong to ay talagang walang sense of honor, no? Walang, hindi lang delikatesa, walang honor, walang integridad. Tinapakan sila ng Amerika, my goodness, tinanggal ang tatay nila sa Malacanang, in-exile sila, binaboy si First Lady. Ha? At kinamkam, malaki na rin ang nakamkam sa kanilang mga sa tagong yaman, eh pagdating dito sa mga socializing, baliwala sa kanila yun because they are now riding on top of the mountain, being adulated, ang applause sa mga speeches, mga kinakamayan nila mga royalty at mga heads of state, no? Pero suma total kami ito, ano ang maitutulong ng mga hayupak na yan ng mga kaibigan ni Bongbong Marcos, sampu ng mga oligarkong kasama niya sa kanyang entourage dyan sa working visit. Alam niyo mga kamal, sa pag working visit, ibig sabihin gastos ng bumibisita. Pagka state visit, ibig sabihin gastos ng binibisita. Yan ho ang diferensya dyan. Kaya ang laki hong pera ng bayan ang sinusunog ngayon ng mag-asawang ito sa kanilang pamamarakay sa gitna ng mga ginto at mga accolades na tinatanggap nila ngayon. Abay, bidang-bida sila. Sila ngayon ang darling ng mga puti. Ayan, mga kabansa.